Nagsimula ang episode sa pagkuha ng yokai na si Goki sa isa sa 3 artifacts na tinatawag na Orb of Bast. Lumipas ang ilang araw sa isang lugar ay makikitang naglalaro ang mga bata. Nilapitan ng isang bata si Goki at tinanong kung ano ang bagay na hawak niya. Sinabi niya na espesyal ang bagay na ito at di nagtagal ay ginamit na niya ang kapangyarihan nito para i-extract ang kaluluwa ng mga bata sa paligid at ipunin ang mga ito sa loob ng Orb of Bast. Samantala, pinapractice naman ni Yujin ang Ray Gun o Spirit Gun at makikitang hirap pa siya sa paggamit nito. Minamadali siya ni Jericho na matutunan ito dahil kailangan na nilang mabawi ang 3 artifacts na ninakaw nila Vincent, Dennis at Goki. Kung hindi daw nila mababawi ito ay malalagay sa matinding panganib ang mundo ng mga tao. Binigyan siya ng tip ni Jericho na gamitin ang kanyang puso para mas maayos na ma-channel ang kanyang spirit energy. Nakita nila sa salamin ang mga bata na tinanggalan ni Goki ng kaluluwa. Agad na pinuntahan nila Eugene at Charlene ang mga bata sa ospital. Sinabi ni Charlene ang patungkol sa Orb of Bast. Tinanong ni Eugene kung paano nila matutulungan ang mga bata. Sagot naman ni Charlene na kailangan lang nilang bawiin ang orb kay Goki bago pa mahuli ang lahat kapag kinain niya ang kaluluwa ng mga bata. Binisita naman ni Alfred ang kanyang mga bata sa parehong ospital. Humingi siya ng tawad sa kanila dahil hindi niya napagtanggol ang 3 laban kay Kirino. Sa baba ay nagkasalubong sila nila Eugene. Tinanong niya kung paano niya natalo si Kirino kagabi. Sinabi ni Eugene ang patungkol sa kanyang spirit powers at pinigilan naman siya ni Charlene sa pagsagot dahil hindi pala pwedeng ipagkalat ang patungkol sa spirit world. Nang umalis si Eugene ay binanggit ni Alfred sa kanyang mga alagad ang patungkol sa babaeng nakakimono ngunit sinabi nila na wala naman daw silang nakitang babae. Inakala nila na nababaliw na siya ngunit dahil dito ay naghinala na si Alfred na baka totoo nga ang sinasabi ni Eugene patungkol sa spirit powers. Sa labas ay sinabi ni Charlene kay Eugene na sa 3 magnanakaw ay si Goki ang pinakamapanganib dahil mahilig siyang kumain ng mga kaluluwa ng mga bata. Napagod sila sa kalalakad para hanapin si Goki kaya naman ay umalis muna si Eugene para kumain. Tumumo siya sa Yukimura Diner at doon ay sinalubong siya ni Masaro para personal na magpasalamat sa pagsagip sa kanyang buhay. Nakita ni Eugene na tila ba malungkot ang bata at nabanggit naman ang nanay nito na dahil daw nasa ospital ang mga kalaro ni Masaro matapos mawala ng mga malay. Nagkaroon ng ideya si Eugene sa kinaroroonan ni Goki kaya naman ay tinanong niya ang nanay kung saan sila nakatira. Doon ay naabutan niyang nawala ng mga malay ang mga bata. Nakita niya ang isang matabang lalaki na hawak-hawak ang isang bilog na bagay. Hinabol niya ang lalaki at nang tumakbo ito ay wala na siyang duda na siya si Goki. Doon ay nakita na lamang niya ang orb sa lupa. Nilapitan niya ito nang di na mamalayan na nasa likod na pala niya si Goki. Agad siyang inatake ni Goki na galit sa pangbubuntot niya. Gamit ang kanyang liksi ay inilogan niya ang mga atake ni Goki. Nagtago siya sa kotse at nakitang pinapanood ni Dennis ang kanilang laban. Nagpatuloy ang laban at sa isang atake ay umilag si Eugene sa pagpasok sa loob ng isang sasakyan na madali namang binalibag ni Goki. Nang makita niya na wala si Eugene sa loob ay agad niyang tinignan ang ibang kotse. Sinusubukan naman ni Eugene na gamitin ang ray gun at nang hindi niya ito magawa ay sinubod na lang niya si Goki. Dahil dito ay nalagay siya sa alanganin at bago siya tuluyang mapaslang ni Goki ay biglang dumating si Masaro at binato si Goki. Nagutom si Goki nang makita ang bata kaya naman ay dali niyang kinuha ang Orb of Bast. Pinigilan siya ni Eugene at pinatakbo si Masaro. Sa huli ay nagawa ni Goki na kunin ang kaluluwa ng bata. Bago ito makain ni Goki ay binuhos ni Eugene ang buo niyang lakas para pulutin ang isang cutter at sugurin si Goki. Pinasok niya ito sa bunganga ni Goki at sa kagustuhan na maligtas ang bata ay matagumpay na niyang nagamit ang ray gun. Natalo si Goki at nawala ng malay. Ang mga kaluluwa naman sa orb ay napakawalan at nagsibalikan sa katawan ng mga batang biktima. Kinagabihan sa mansyon ni Don Paquito ay makikita ang isang yokai na kanyang binihag. Siya si Micaela na ipinambayad pala ni Mr. Valdez kay Don Paquito kapalit ng sinkhole. Ang kanyang mga luha ay nagiging crystal gems. Ngunit hindi nasusulitan si Don Paquito sa kanya dahil mahirap siyang paiyakin at kailangan pang sinasaktan bago mapaluha. Nang matapos sila ay naiwan ang isa sa mga tauhan ni Don Paquito na naaawa kay Micaela.
Kaya naman ay nangako siya na konting hintay na lang ay magagawan rin niya ng paraan kung paano mapapalaya si Micaela. Sa parehong gabi ay ginamit ni Vincent ang isa sa 3 artifacts na tinatawag na Shadow Sword. Inislice niya ang sarili niya gamit ito para mas palakasin ang kanyang yokai powers. Kinaumagahan habang naglalakad si Alfred ay nakita niya si Eugene kasama si Charlene. Bumuntot siya sa dalawa at narinig ng dalawang itlog niya na pinag-uusapan nila ang yokai na si Dennis. Sinabi ni Charlene na nakay Dennis ang isa sa mga artifact na tinatawag na Darkness Mirror. Sa kabilugan ng buwan ay may kapangyarihan daw ito na tuparin ang kahit anong kahilingan ng may-ari. Natapos ang usapan at naninig ang itlog ni Alfred nang makitang naglaho si Charlene. Sa kalsada ay nakasalubong ni Eugene si Dennis. Palihim niya siyang sinundan patungo sa isang underground market kung saan nakita niyang bumili ng mga bulaklak si Dennis. Pinagmamasdan naman nila Charlene ang buong pangyayari at walang duda si Jericho na alam ni Dennis ang pangbubuntot sa kanya ni Eugene. Patuloy na bumuntot si Eugene hanggang sa makarating sila sa isang ospital. Sumunod siya hanggang sa loob kung saan nawala na sa kanyang paningin si Dennis. Biglang sumulpot si Dennis na naka-formal attire pa. Sinabi niya kay Eugene na ibabalik din daw niya ang Darkness Mirror matapos matupad ang kanyang kahilingan. Biglang may babaeng nagsabi ng pangalang Jograt at napag-alaman natin na siya pala ang nanay ni Dennis. Araw-araw siyang binibisita at inaalagaan ni Dennis dahil meron siyang malubhang sakit at less than a month na lang ay maaari na siyang mamatay. Nakaramdam ng matinding awa si Eugene sa kanila. Sa labas ay pinaliwanag ni Dennis ang buong sitwasyon. Sinabi niya na Jograt daw ang pangalan na ginagamit niya sa mundo ng mga tao. 17 years ago daw ay napuruhan siya sa kanyang kalaban. Para makatakas at mabuhay ay sumanib siya sa isang sanggol sa sinapupunan. Paglaki daw niya ay iiwan niya ang magiging nanay niya. Nagbago ang lahat ng magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang nanay. Hindi niya inakala na posible pala para sa mga yokai ang makaramdam ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Kaya naman ay magwi-wish daw siya sa Darkness Mirror na pagalingin ang kanyang nanay at sa oras na mangyari yun ay ibabalik rin niya ang artifact. Naiiyak si Charlene sa kwento niya at hiniling na sana nga ay matupad ang wish ni Dennis para masaya na silang magsama ng kanyang ina. Sinabi ni Jericho na medyo imposible ang hiling ni Charlene. Nakita ni Alfred ang kanyang bata na napuruhan mula sa laban kinagabihan. Narealize niya na kailangan niyang magpalakas para hindi na ito muling mangyari. Sa Yukimura Diner ay iniisip ni Eugene kung dapat nga bang ituring na masama ang mga yokai na kagaya ni Dennis. Naguguluhan siya dahil nga pwede palang mag-develop ng pagmamalasakit at pagmamahal ang mga ito. Sinabi ni Jenny sa kanya na dapat may sariling pananaw siya sa mga ganitong bagay at hindi dapat sumunod na lang sa pananaw ng iba. Bago pa man siya makasutsut ng noodles ay biglang dumating si Charlene at sinabing may emergency daw. Sinabi niya na meron palang kapalit ang paghiling sa Darkness Mirror na walang iba kundi ang buhay ng nilalang na hihiling mula dito. Nakita nila na magbibilog na ang buwan kaya nagmadali na sila para puntahan ng ospital. Nanginig ang itlog ni Charlene dahil matagal na pala siyang nakikita ng normal na taong ito. Dahil sa sinapit ng kanyang mga bata mula sa yokai ay pinayuhan niya si Eugene na masasama ang mga yokai at hindi dapat tulungan. Gayunpaman ay tinakbo pa rin nila Eugene ang ospital at sumunod naman si Alfred. Nang magbilog na ang buwan ay hiniling na ni Dennis na sana daw ay magkaroon ng mahaba at masayang buhay ang kanyang nanay. Hindi nagtagal ay napunta na siya sa isang realm kung saan ibibigay na niya ang kanyang buhay bilang kapalit. Dumating si Eugene at tinangkang pasukin ang realm para sagipin si Dennis kaso lang ay pinigilan siya ni Alfred. Inamin ni Alfred na ayaw niyang mamatay si Eugene dahil hindi pa siya nananalo ni isang beses sa kanilang suntukan. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Eugene na pumiglas at pasukin ang realm. Doon ay pinigilan niya si Dennis sa kanyang binabala. Dahil nasaksihan niya ang pagluluksa ni Victoria sa kanyang pagkamatay ay sinabi niya kay Dennis na labis na malulungkot din ang kanyang nanay kapag namatay siya. Sa di inaasahang pangyayari ay sinabi ni Eugene sa Darkness Mirror na kunin ang kalahati ng kanyang buhay bilang kabayaran sa wish ni Dennis. Di nagtagal ay bumagsak na sila pabalik ng mundo ng mga tao. Doon ay labis na natuwa si Dennis nang makita na magaling na ang kanyang nanay at tinanggap ng Darkness Mirror ang kanilang 50-50 payment. Natuwa sila Eugene sa kanilang nasaksihan at sa labas ay taimtim na nag-usap ang dalawa. Humingi ng tawad si Alfred sa pag-aakalang kalaban ng lahat ng mga yokai. Nagkamabutihan ang dalawa at nagpalibre pa nga si Eugene sa kanya ng bagong noodles kapalit ng hindi niya nakain. Samantala, dahil sa Shadow Sword ay tinataglay na ni Vincent ang Evil Eye.
Tinapat niya ang isang crystal gem dito at dahil sa evil eye ay na-trace niya ang isa pang piraso nito. Agad niyang hinabulan sa sasakyan na naglalaman ng isa pang crystal gem. Nang masira niya ang kotse ay tuluyan na niyang minakaw ito. Nagalit si Don Paquito nang malaman na nanakaw ng yokai ang crystal gem na pinaghirapan nilang makuha. Nagsisisi na siya na ipinagpalit pa niya ang sinkhole para kay Micaela. At dahil ayaw niyang mapasama sa gulo ng mga yokai ay tinawagan niya si Mr. Valdez at sinabing gusto na niyang bawiin ang sinkhole at ibalik si Micaela. Pinakalma siya ni Mr. Valdez at sinabing dalhin sa kanyang tower si Micaela at siya na ang bahala na magpaiyak sa kanya para mag-produce ng maraming crystal gems. Huwag din daw siyang mag-alala dahil meron silang proteksyon mula sa mga yokai na walang iba kundi si Tagoro. Along gentle, gusto mo bang makita ang aking 100% lakas? Tapusin! Kumanda kayo, Jin.